pang patuloy pong nagme-meltdown ito pong si Sas Rogando Sasot. Kasi sa kanyang paniniwala, eh ang nasa likod ng Politic PH page ay ito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si RJ Nieto o Thinking Pinoy. Nilinaw na po iyan ni Politic PH kahapon sa post niya o kagabi na hindi po sa sino man ang mga binanggit na pangalan itong si Sas ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya hanggang ngayon, perplex tayo kung sino po itong Politic PH. Pero sa ating pong pagsusuri, eh, naniniwala ko na hindi po siya si Rocky Gonzalez, hindi po siya si Thinking Pinoy, hindi rin po siya si Thea Tan, yung mga matatalinong vlogger ng PBBM community, ano? Kasi ako, aminado po ako, di naman ako matalinong vlogger. Medyo biniyayaan lang tayo ng kaunti ng karunungan sa pagsasalita, kaya po nakakaharap po ako sa inyong sa harapan ng kamera. Pero itong mga katauhan na binanggit natin, si Thinking Pinoy, si Thea Tan, si Rocky Gonzalez, eh kaya po nilang sumulat ng mga napakagandang panulat sa larangan po ng politika at iba pang interes. Subalit sa ating pagsusuri sa kanilang panulat, hindi ko nakikita sa mga binanggit nating pangalan na yan ang may katangian ng katulad pong ipinapakita nitong si Politic PH. Basahin po natin ang latest post, by the way, nitong si Politic PH. At sabi po niya rito, unahin po natin yung medyo pang-asar na post ni Politic PH. Ito, i-play lang po natin ha, kasi sabi niya, this could be my talagang British accent, sabi nga ng mga sumusuri dito kay Politic PH. E nag-share siya ng pang-asar na video. I-play po natin ito kasi parang yung mga sumusuri dito na mga individual, lalong-lalo na yung mga tagahanga ni Sas at even yung kanyang community, eh parang mga napapraning na kung sino po itong si Politic PH. Baka ito siya. Play natin mga tol. I just got back from Avignon. Needless to say, I get crunched. Well, the baby was so cute. The food, however... Baka siya to, mga tol! No! The Chomskin was so gamey, I thought I'd be chewing it for the whole eternity. Diba? Islang na islang ang dati nga, British na British, ano? Eh, sasurot! Hindi si Thinking Pinoy, eto, nag-voice reveal na si Politic PH. Pakinggan mo, Sas! Grilled chicken. Or should I say cremated? The spaghetti was so bland, I couldn't taste anything. So much for that! Akit tayo dito! Eh, nag-post si Politic PH kagabi. Sabi niya po, makakatulog na din sa wakas, 10 p.m. Hindi niya po pala sinabi ito. Text lang dito sa photo. Tapos, di 10:05 p.m. Wala, mukhang hindi pa rin makatulog. Alas 4:40 ng umaga, malaman ko lang kung sino ka, PPH. Lagot ka sa akin. Mukhang patama ito kay Sas Rogando Sasot, ha? Kasi gigil na si Sas dito kay Politic PH. O, eto. Sabi ni Politic PH dito, eto na naman tayo. Nosebleed na naman tayo. Kasi, kailan kaya pagtatagalog ito si Politic PH? Politic PH, pwede ba magtagalog ka na lang? The morning sun shines from the windows of my office somewhere around BCG. Hindi ibig sabihin, Politic PH, nandito ka ngayon sa Manila. Eh, lapit lang ng BCG sa amin, Taguig. Diba? Nandiyan ka ba sa Taguig City, diyan sa may C5? Noong nakaraang araw lang, parang sumulat ka, nasa Taiwan ka, kakaiba ka talaga. Parang Manila to province lang ang layo ng bansa sa'yo, ah. Funny, my dears, I've been bestowed with the oh-so-still moniker of Anonymous Vlog. O, yan kasi ang pinanggagalaiti ngayon itong si Sas, mga tol. Eh. Anonymous page daw. Hindi nila malaman. By the untouchables, the achingly drab. How achingly drab is this their attempt at a whimsical cloak and dagger act, worried that should their followers sneak a peek at my humble abode of thoughts, they'd be entirely beguiled. Oh, sweeties, it's quite amusing. Nano-nosebleed na ako dito, mga tol. Pero, ganito na lamang. Let's put it this way.
De, nagpapatawa lang ako mga tol. Kasi gusto kong i-relate yan sa post ni Sas Rogando Sasot. Di na natin ituloy yung mga malatulang panulat nitong si Politic PH. Unahin natin yung mga meltdown post nitong si Sas, continuation sa kanyang mga hindi matigil na pagtirada, particular kay Thinking Pinoy. Okay? Sabi niya rito, ito, patama ito eh, tingin ko eh, kay Thinking Pinoy eh. Pero dito muna tayo mag-focus sa post na ito nitong si Sas Rogando Sasot. Sabi niya po rito, Mindanao leaders should wake up from the spell of its codependent relationship with Imperial Manila. Mindanao polities, Sultanate of Sulu, Maguindanao Sultanate, Kingdom of Butuan, and of course, the Duterte Dynasty of Davao are the only polities that made an impact in the world. You should forge a destiny worthy of your civilization. Imagine, you were given EDCA bases by Manila, but not railways. What a colonial mess! Ginagawang tanga nitong si Sas ang kanyang mga follower, mga tol. Alam nyo, simply stated, ang post na ito nitong si Sas Rogando Sasot ay nag-i-insight po ito ng hate sa mga taga Mindanao at parang sinasabi niya na mag-rebel ang mga yan sa pamumuno ng mga sultanate at even Duterte para labanan ang kasalukuyang gobyerno. Ganyang uri merong pagkatao itong si Sas. Pero naniniwala ako, o opinion itong si Sas, naniniwala ako na kaya ginagawa ito ni Sas kasi mouthpiece siya ng China. Siya ay China apologist. In fact, siya nga ay pinag-aaral ng China government sa kasalukuyan sa kanyang PhD degree as a scholar diyan po sa Beijing. Tuloy po tayo. Sabi niya pa, utang na loob is a feudal concept, has no place in a modern society. Gratitude is not a debt to be repaid, but must be paid forward. Alam mo, Sas, hindi ka talaga Pilipino. Kasi kapag ka Pilipino ka, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng utang na loob. Regardless, kahit ikaw ay tumulong sa tao sa hinaharap, hindi mo maikakaila na bilang Pilipino, tayo marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At siguro ginajustify mo ngayon yung action and words mo dahil hindi maikakaila na ikaw ay may utang na loob kay Thinking Pinoy at saka kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya ngayon, binibigyan mo ng katarungan ang mga kawalang hiyaan na ginagawa mo laban kay First Lady at kay Thinking Pinoy. Sinisiraan mo sila sa harapan ng publiko nang wala ka namang ebidensya. Sas, nagkakamali ka sa pagkakataong ito. 101% hindi si Thinking Pinoy nor si First Lady Lisa Araneta Marcos si Politic PH. Kaya pagsisisihan mo sa huli kung bakit mo sinira ang pagkakaibigan ninyo ni Thinking Pinoy dahil lamang sa pag-aakala na siya ay si Politic PH o bahagi siya ng nasa likod ng anonymous page ayon sa iyo na si Politic PH. Okay? Tuloy natin ang mga meltdown post nitong si Sas Rogando Sasot kaugnay po ng mga post sa kanya nitong si Politic PH. O, sabi niya, shoutout po sa mga taxi driver na nagbabasa ng aking vlog. Anyway, nag-shoutout lang naman siya dyan. Huwag na nating basahin. Eto, batala ko. Nakakaloka ang mga American colonial subjects. Anyway, wag na yan. Walang kaugnayan. Dito tayo. Eto na. Yung nasaktan sa sinabi ko about the elite of the Philippines to me, do you think the global stage will embrace you? Let me see. 2001, I was homeless. Live in Luneta for a few months, even scavenge leftover
food in the food court of SM Manila. O, sige, buhatin mo sarili mo rito ha. Given naman niyan, 2009 became the first woman of transgender background in world history to address the UN General Assembly in a side event at United Nations headquarters in New York. 2011, State Department, U.S. State Department invited me to attend the speech of Hillary Clinton in UN Geneva headquarters. 2013, became the first Filipino to be awarded the ECHO Award in the Netherlands given to excellent and promising migrant students. 2014, first Asian to receive the Global Citizenship Award of Leiden University College. 2023, one of the recipients in ASEAN of the ASEAN China Young Leaders Scholarship Program. I think I'm okay. Also, okay ka naman pala, bakit meltdown ka pa rin? Sas Rugando Sasot. Sabi mo, okay ka, eh bakit wala kang tigil sa pagtira kay Thinking Pinoy at kay First Lady Lisa na wala ka namang patunay talaga kung sila ba yung nasa likod ni Politic PH. Eh, iba yung sinasabi mo sa nakikita po namin. You are not okay, Sas Rugando Sasot. Kasi kung okay ka, hindi ka maaapektuhan sa banat ni Politic PH. Ang pinakamasaklap na banat sa iyo, sa kabila ng mga binanggit mo na mga achievement mo na ito, isa lang ang pangdurog sa iyo ni Political PH eh. Kasi bakit? Pinagmamalaki mo na ikaw ay graduate sa Leiden University, pero ang ranking nito sa World University ay pang 120 plus. Samantala si Politic PH, sinabi niya sa kanyang page na siya ay pang number 2 sa world ranking dahil nag-aral siya at nagtapos sa Cambridge University. Sunog ka doon, Sas! Tuloy tayo dito sa iyong meltdown post. When you did not have an audience watching your every move, you didn't do anything with your life. You didn't persevere. You need an audience to validate yourself. Your audience created you, like every celebrity out there. Your only passion in life is to get ahead of somebody else. You're driven by the desire to look down on a lot of people, for that's the only thing that can make you feel you made it in life. O, salamat sa word of wisdom mo, pero sana i-apply mo ito sa iyong sarili. Hayaan mo na ang ibang tao ang pumuri sa iyo, Sas. Huwag mong purihin ang sarili mo. Kaya ka binabansagan tuloy ni Politic PH ng Miss Angat Bangko. Angat tayo. Ito na, ang another meltdown nitong si Sas. Sas, nagkakamali ka talaga kay Thinking Pinoy. Sayang ang pagkakaibigan ninyo. Total, gumagawa ka ng chismis sa visa ko. I will then just give you a dose of your own medicine, which is very factual. The UK rejected your student visa application. It was First Lady Lisa Marcos. Serious tong allegation na to. Nitong si Sasurot. Kasi parang sinasabi niya rito ngayon na merong nepotismo sa pagkatao nitong si First Lisa Araneta Marcos. Ang nepotism is always favoring for someone who is dear friend or relatives or malapit sa sino mang o malapit sa kanya para bigyan ng pagkakataon, bigyan ng tulong o kung anuman na maaaring i-alok sa kanya. Tuloy tayo. Without the influence associated with her husband, you're nothing. Si Thinking Pinoy ang sinasabihan niya rito, mga tol, ha? This how Sas Rugando Sasot treated his best friend na si Thinking Pinoy. Bakit? Bakit ko sinasabing best friend niya si Thinking Pinoy? Or perhaps baka si Thinking Pinoy ang nagtuturing na lamang sa kanyang best friend? Kasi nakita naman natin sa mga previous live streaming natin na sinare po natin dito yung mga post nitong si Thinking Pinoy. Kung paano niya tinitingnan na napakagaling at napaka-ideal person nitong si Sas Rugando Sasot. Kung paano niya ito binuhat sa isang pagkakataon na wala ito sa harapan ng publiko, pero tinulungan niyang nang makilala ng publiko at sabi nga na Thinking Pinoy in his words, eh sikat na ang reyna. Di ba? Pero ngayon, look at you now. Yung kaibigan mong tumulong sa iyo from nothing, I am not saying na from nothing pala when it comes to your achievement. From relatively unknown, quote-unquote, yun ang ginamit nitong si Thinking Pinoy.
Yet, natulungan ka na, ganito pa ang ginagawa mo sa iyong kaibigan na tumulong para makilala ka ng taong bayan. You are, according to Thinking Pinoy, relatively unknown. Hindi ka kilala. Pero, si Thinking Pinoy, dahil sa kanyang influence at clout that time, perhaps until now, nakikilala ka ng tao. Kaya siguro sinabi mo doon sa post mo kanina na ang utang na loob is a feudal thinking. Utang na loob is a feudal concept. Has no place in a modern society. Kasi hindi mo matanggap sa katotohanan na kay Thinking Pinoy, meron kang utang na loob sa Srogando Sasot. Tapos sinisira mo siya ngayon sa harapan ng publiko. Tuloy ko ang binabasa natin. Which is okay naman na pampalubag loob after they didn't give you the presidential advisor on political affairs, which you claimed they promised and which you were already prepared to take an oath for. Sa pagkakaalam ko, binanggit ito ni Thinking Pinoy sa kanyang live streaming. Pero, pabiru lamang iyon. At sinabi ni Thinking Pinoy na kailanman hindi siya nag-interest ng pwesto sa kasalukuyang gobyerno. Kasi maraming balak si Thinking Pinoy at ipinoprove niya ngayon ito. Yung kanyang pag-aaral sa Brixton University. Tama ba? Sabi ni Politics PH, ito daw pong university na ito ay pang 56 sa ranking ng university across the globe. Tingnan nga natin kung tama yung pagkakaalala ko. At, sandali lang mga tol ha. Pakita ko lang sa inyo kung paano sinunog nitong si Politics PH ang kayabangan nitong si SAS. Kasi pinagmamalaki niya lagi yung kanyang Leiden University degree. Eh sabi sa kanya ni Politics PH, eh ako na lang ang magsasabi, kunyari translate ko ng ganito. Ang yabang-yabang mo eh, eh pang 120 plus lang naman yung university mo. Samantalang si Thinking Pinoy ay pang 50 plus. Di ba? Ayan, oh, tingnan nga natin. Ay, hindi pa rin dito. Anak ka ng teteng, hindi ko makita. Nasaan ko ba banda na basa yon? Politics PH. Saan ba banda rito yon? But anyway, hindi ko makita. Basta yung pinag-aralan ngayon nitong si Thinking Pinoy ay ang ranking ay 50 plus compared dito kay SAS na Leiden University na 120 plus ang ranking sa World University. Okay? Now, balik tayo rito sa binabasa natin. They told you it was big to stop your appointment. Oh well, you are not as smart as we thought you were. By now, you should already know what's going on, no? But let me just put it to you crudely. You lost your case against Jover while BBM is president. Anong kaugnayan nun, Sas? Alam mo naman na si Pangulong Bongbong Marcos respect the rule of law. Eh baka kung si Bantag, naalala ko lang, Pangulo si Bongbong Marcos, ang ating mahal na Pangulo, noong 2020, eh baka hindi matakot ang judge at mag-rule pabor para i-convict si Bantag doon sa multiple homicide na kanyang nagawa di umano doon sa Paranaque City Jail. Naalala niyo yon? Yung isang hagis ng granada, 10 Chinese drug lord ang patay, isang iglap, na acquit doon si Gerald Bantag, panahon kasi ni Duterte. Pero siyempre, baka maging masyado akong presumptuous sa ating korte. Ipagpatawad ninyo, korte, kung nasabi ko yon, wala naman akong pananagutan doon kahit nasabi ko. Dapat ang mga public officer is hindi, sabi nga nitong si Sas, onion skinned. Pero mukhang ikaw yata ang onion skinned, Sas Rogando Sasot. Tuloy po natin ang binabasa po natin. Reza, the wedding godmother of Jover, got acquitted. So what? Sas, ganyan mo ba tinitingnan ang hustisya sa Pilipinas? Na porket ang Pangulo, hindi na si Duterte, at ang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na acquit itong si Reza? No.
Bakit na-acquit si Reza ay dahil ang hustisya ng katarungan ay nakapikit. Blindfolded, di ba, si Justicia? At magbabase ang korte sa weight of evidence. Ibig sabihin lamang nun, Sas, ganun kasimple. Hindi napatunayan ng korte, ng prosecution, na ito pong si Reza ay tax evader. Ganun din naman kay Gerald Bantag noong 2020. Kasi parang ganun ang gusto mong palabasin eh. Magtiwala ka sa korte. Walang kinalaman dyan ang kasalukuyang, excuse me, gobyerno. Tuloy tayo. If you didn't act like a feudal lord to me last year, I would have included you in my settlement case with Jobber, and you would have no record violating the Data Privacy Act. Wow, ah. Talaga lang, ah. Which would be hard to sell for any position that requires secrecy and discretion. You are on a leash, my dear. Talaga, parang sinasabi mo pang kayang-kayanan mo na lang ngayon si Thinking Pinoy. Alam mo, Sas, kung meron mang nagbabiolate dito ng Republic Act 103, 101, 10173, the Data Privacy Act of 2013, ay tama ako. Ikaw yon, Sas. Look, kung ano ang pinaggagawa mo dito, kahit yan ay ibineblurred mo sa harapan ng publiko, makikita na ang mga photograph na ito is identifiable for someone, and that is Thinking Pinoy and First Lady Lisa Araneta Marcos. Nag-share ka rito ng mga screenshot ng inyong mga private conversation. At alam mo dapat sa sarili mo, dahil matalino ka, Sas Rogando Sasot, yan ang claim mo sa iyong sarili, na ang mga ginagawa mo ito ay paglabag sa Data Privacy Act. Tingnan natin kung saan hahantong ang walang kwenta mong pag-aakusa kay Thinking Pinoy at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Inuulit ko, Sas, 101% hindi si Thinking Pinoy nor First Lady Liza Araneta Marcos si Politic PH. Pero dahil kay Politic PH, nag-meltdown ka. When emotions are high, intelligence is low, Sas. Kahit gaano kakatalino. Dahil pinapagana mo ngayon ang emosyon mo. Pinapagana mo ngayon ang galit mo. Perhaps dito kay Thinking Pinoy at kay First Lady Liza, nang wala ka namang basihan, nagagawa mo na ang mga post na ito na maaaring magpahamak sa'yo sa tinaharap. Again, 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 Sas Rogando Sasot. Si Politic PH ay hindi si Thinking Pinoy at lalong-lalo na hindi si First Lady Liza Araneta Marcos. Nagkamali ka ng pag-pull mo ng trigger. Ang tinatamaan mo ng bala mo ngayon, ang dalawang inosenteng tao at ang pinakamasakit pa, kaibigan mo, si Thinking Pinoy, na itinuro rin kang tunay na kaibigan.